Channel Orange Orang. So, sorry kung ngayon lang ulit ako nakapag-vlog dahil sobrang busy talaga. Pero ito talaga yung pinaka-inaabangan kong vlog na i-share sa inyo, which is my apartment 2.0. So, lumipat ako ng apartment noong April 1st ngayong taon. And lumipat ako kasi cheaper siya. And at the same time, mas malapit siya sa bawat stores na pinupuntahan ko, like Donkey, Aeon Mall. So, nasa city na talaga ako ng Yamagata. And ang downside is, lumayo ako dun sa school. So, parang before 10 or 15 minutes, nandun na ako sa school. Pero ngayon, kailangan kong mag-drive ng 25 to 30 minutes para makapunta sa school. So, mas malayo siya. But, of course, Interact has given like additional gas allowance for me, syempre naman, dahil compensation din yun. Ayan. So, yun yung maganda sa Interact kasi okay lang sa kanila na lumipat ka kung gano'n mang kalayo. Pero wag naman yung sobrang layo talaga, di ba? Like 2 hours, wag naman yun. So, yun. Binigyan nila ako ng additional gas allowance para pagpunta ko at pag-uwi ko from school and then going to my apartment. Ayan. So, ayan. Tara, punta na tayo sa new apartment ko. Mamaya sasabihin ko kung gaano siya ka-cheap and bakit siya cheap, no? And ano-ano yung mga kasama dun sa apartment, so makikita ninyo. Okay, so without further ado guys, let's do this! Okay guys, let's do this! So this is my parking space. And ito yung mismong building. Tapos dito ko kukunin ang ating mail. So dito yung mail. Wala tayong mail ngayon. And this is my front door. So let's come inside. Pinili ko yung first floor kasi kapag ka meron akong mga mabibigat na bitbit, diba? So, madaling pumasok. So, yan. Pag dating nyo dito sa loob, makikita nyo agad yung gengkan. Gengkan. Yes, yung entryway or yung entrance. Tapos, yan. Dito ko nilagay yung aking cleaning materials like dustpan, tapos yung broom, tapos yung maliit na broom, ayan, then tag-init na ngayon, pero katatapos lang ng rainy day, so ayan, umbrella, then my jump rope, ayan, sa labas ako nagja-jump rope, tapos itong pang-map, ayan. Dalawa yung jump rope ko, ito isa hindi ko ginagamit kasi maluwag yung ano niya, yung handle. Then, ito, ano yung nasa loob nito? Sapatos. Ayan. So, yan nakalagay yung bakpang sapatos. And, pasok na tayo. So, pagpasok niya, makikita niya tong parang, ano na to. Ano siya? Ayan, slide nito. Diba? Ang ganda. Ito, dito na-amaze ako. Yan. Then, meron tayong switch yan. Switch pa. Ito, para sa labas. May light sa labas. Then, ito sa loob. Charat! Oops, dito muna. Okay, so pagpasok nyo, makikita nyo agad tong DIY na sampayan. So, dito ko nilagay yung sampayan na yan. Yan, makikita nyo agad yung aking outdoor t-shirt. Charot! Ayan. Then, eto naman yung towel ko. Tapos, makikita nyo dito on my left side is yung ating mini cabinet. Cabinet ba siya? Di ko sure. So, dito ko nilagay yung aking... Nandyan yung aking mga damit, bagahe, ayan, dyan yung makikita, tapos yung maduming damit, then
yung vacuum cleaner. Then, doon sa dulo, doon yung makikita yung tires ko, yung mga summer tires. Kasi, dyan ko lang siya pwedeng ilagay. Then, mostly, yung mga laman niya ng bagahe na yan is winter clothes. So, dyan ko nilagay yung winter clothes ko. Hindi pa nga kasha eh. So, mamaya, makikita niya kung nasan yung iba pang gamit. So, sara na natin siya. Then, after ng closet na yan, then, next to it is my humble bathroom. So, kung before, sa una kong apartment, magkahiwalay yung bathroom and yung toilet, now, hindi. Magkasama na sila. Yan. So, this is like Toyo Queen style. Yan. Magkasama na. Let there be light. Ta-da! Ayan. So, gustong-gusto ko to, itong malaking mirror na yan. So, habang nagwa-wash ka, nakikita mo yung sarili mo. Char! Then, ayan, dito makikita niyo yung toiletries and all that. Tapos, makikita niyo yung tabo and makikita niyo yung laundry, soap, ayan, downy. Tapos, itong toilet. Ayan, meron tayong timba dito. Then, makikita niyo yung sink. Tapos, makikita nyo, may connector siya. So, dito ko kinoconnect yung aking washing machine hose. Ayan. So, ito naman yung towel. Ito, bakit ako may towel dito? Kasi, ayoko yung basa yung ano sink. Then, ayan, dito makikita nyo yung aking aqua fresh and yung aking pang toothbrush. Ayan. Of course, ang ating curtain bath ba yun? Ayan. So, makikita nyo dyan. Ayan. Luma na tong apartment na to. So, ayan, toiletries ulit. Then, bumili ako ng pang ano string. Meron akong pang string dito ng buhok. Ayan. Kasi, syempre, mahal yung pinapunta nyo yung plumber dito. Tas, may mga bara-bara dyan dahil sa buhok. Ay, naku, mahal yun. Ayan, yung shower. Then, yung exhaust fan. So, ayan, guys. Ito ang aking maliit na toilet. So, yan. Okay siya para sa akin. And, next to it is, makikita nyo agad ang ayan. So, makikita nyo tong waste segregation. So, nabubulok, di nabubulok. Ayan, makikita nyo ang ating sink again. Mas gusto ko tong faucet, itong tap na to, kaysa dun before sa, ano ko, last kong faucet. Kasi, syempre, ang hirap sa nun, ito, push-pull mo lang siya, diba? Then, ito, ayan, ito yung sa gas pipe. Ayan, ito. So, nandiyan na yung mga gamit ko. Ay, ito pala, soap. Then, liquid soap. Nag-ano ako ngayon. Nagsasaing ako ngayon. So, tapos na siya. Yung ating vitamins. Ayan, yung mga cooking materials. Ayan na. Then, ito, isa sa mga gusto ko sa apartment na to is gumagamit ako ng apoy. Unlike before, IH yung ginagamit ko and ang hirap magluto sa IH. So, ito yung ginagamit ko. Ngayon, tingnan natin kung paano siya buksan. Push mo siya and then tsaka mo i-turn. Ito, push mo to and meron na siya. Then, ito. Mahina, malakas. Mahina, malakas. So, yan. Patay na natin. And meron siyang griller. Ayan. Hindi ko pa ito nagagamit ever, pero sana magamit natin. And, dito naman nakalagay ang iba ko pang gamit para sa pagluluto. Ayan. Ito naman nakalagay ang aking, ayan, iba pang mga utensil. At pagkatapos naman yan, makikita nyo ang aking 500 pesos washing machine. So, nabili ko siya sa Gmoti app. Napakaganda nung app na yun. Kasi yung mga second hand na furniture or everything na pwede nyo makita ay nandun na. Like cars, lahat nandun na talaga. So yan, ito nabili ko lang siya ng 1,000 yen or 500 pesos. According to the previous owner, ang bili niya daw dito is 50,000 yen. 100,000 yen.
or 50,000 pesos. Wow! Diba? Ito, maganda pa tong ano na to, washing machine na to, hindi siya maingay. So, kahit sa gabi ako mag-laundry, yan, hindi siya maingay, hindi siya nakakaabala. Ito yung mga libre sa apartment na to. Microwave oven, and itong fridge, kasama na rin to. The stove, so kasama na yan. Aircon / heater, kasama na rin yan dito. Ayan, ito, nabili ko siya 75 yen or 35 pesos. So, abs machine. So, yan, ginagamit ko siya everyday. So, nagto 200 sit-ups ako everyday. Pero, this month, parang 4 times a week na lang ako. And then, ito, nabili ko siya 220 yen. So, kasi nung winter, hindi ka makakapag-hang ng damit sa labas. Kaya, iahang mo yung damit mo dito sa loob. So, yan. Ayan, ganyan siya. So, dito mo ihahang yung damit mo. And, ito naman, this is worth 770 yen. Mirror. Nabili ko siya sa 2nd Street. Ito, nabili ko rin siya sa 2nd Street and then sa 2nd Street. Ayan. And itong damit na to ay bigay ng isang sensei. So, thank you so much, sensei. Pumayat na ba ako, guys? So, gumagamit din ako ng fasting 16 hours without eating and 8 hours na kakain ka. Ayan. So, sa gabi, hindi na ako kumakain. So, I've been doing that for 3 months. Then, itong dining table set na to. Nabili ko lang siya ng 1,000 pesos or 2,000 yen sa Gmoti app din. And guess what? The owner's name is Andrea from Bolivia. So, babalik na kasi siya ng Bolivia. That's why binibenta niya na yung mga gamit niya. So, nabili ko siya ng 2,000 yen or 1,000 pesos. So, this is a good buy for me. Now, next to it is, ayan, this is a DIY curtain. Ayan. So, napapansin nyo, kulang yung rod. Kaya, nilagyan ko siya ng stock pang stock para magamit ko talaga yung rod, diba? So, yan, gumawa ako ng DIY kong curtain since wala pa akong pambiling kortina. And wala pa akong pambiling rod. I mean, etong rod na to, ano siya, itong rod na to na expandable naman siya. Ang kaso nga lang, hindi rin siya umabot dito. So, mas mahaba pa rin tong green rod na to na ginagamit nila sa plants. So, ginamit ko pa rin siya. Ayan. So, ito naman, dala ko to from the Philippines at kumot yan. Kumot yan, guys. Ginawa ko lang kortina. So, ayan, guys, no? And dito ako natutulog. Ito talaga yung personal space ko. Kaya gumawa rin ako ng ganito, DIY na kortina. It's because pag may pumupunta ditong friends ko, like yung Jamaican kong friend or yung Pilipina, ayan. So, pag pupunta sila dito, ayoko namang makita nila yung higaan ko, yan, yung personal space ko. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng kortina. Kaya kapag pupunta sila dito, di nila nakikita kung ano yung nasa loob. Ayan. So, ayan, tingnan natin kung ano yung nasa loob. Ito yung pinaka-favorite spot ko. Mostly, dun ako nakaupo. Ayan. Okay, guys. So, reveal time! Minsan nalalaglag siya. Ayan. So, ito ang hagdan papunta sa heaven. Ay, ito pala. Goodbye tong mattress na to. This is 500 pesos na nabili ko rin sa Gmoti app from Bolivia din. Ayan. So, 1,000 pesos lang to. Masakit kasi siya sa, pag futon lang, masakit siya sa likod. Ayan, no. Mafe-feel mo tong, mga bakal na yan. Kaya bumili rin ako yan. So, ito yung futon ko. Tapos, ito yung quilt. Ayan, so yes, si Doraemon ang aking ang aking katabi sa pagtulog, tapos yung dalawa kong pillow, and also yan pag nagbabasa ako. Ayan, guys. Then ayan. So ito, guys, no? Study table and this maliit na closet. No? Mini closet. Nabili ko lang siya isang set ng 55 yen or 25 pesos noon sa 2nd Street. And what's good about this is ito. So, ayan, diba? Nakikita nyo siya.
pwede yung iangat. Pwede nyo pa siyang lagyan ako kung ano-ano siya. Pero hindi yan. Ginamit ko lang to nung time na pumunta yung mga kaibigan ko dito para gawin siyang table. So, ayan. So, nandyan yung aking mga libro and yung aking alkansya, ang calendar. So, another calendar. Yung pigay sa akin ng Kocho Sensei na nag-retire na. Ang aking scriptures and yung mga pen ko. And bigay ni Kyoto Sensei. Kumiko Kyoto Sensei. Thank you so much. Nanonood siya ng vlog natin ngayon. Tapos, ayan ang aking laptop. And nabili ko lang to worth 100 pesos kay Andrea din. Ayan. So, ito ang aking study spot. Ayan. Or dito ako talaga nag-work. Ito, nabili ko siya for 55 pesos or 55 yen, jewelry box. And dito nyo makikita yung aking mga anik-anik. Yan, yung headphones, yun na, plancha, yan, blower, speaker. And kasama rin sa, sa apartment na to, ayan, DVD player and TV, which is di ko naman ginagamit yung TV. Ayan yung TV, oh. Then, also, ayan, sampay niya galing kay Kyoto Sensei din. So, ayan yung mga bag na ginagamit ko and also pants pag nag-jump rope ako. Ayan. Nabili ko to worth 500 yen or 250 pesos kay Andrea din. So, maliit na closet. But, I regret na binili ko to kasi kailangan ko pala ng mas malaking closet kasi ang dami ko talagang damit na winter clothes and ang dami ko ding summer clothes. So, hindi na nagkasya kaya parang gusto kong ibenta to tapos bibili ako ng mas mataas pang closet or clothes storage. Yan, so nandito yung aking summer clothes. Lahat yan, summer clothes yan lahat. Yan, so naghahanap pa ako ng closet. Ayan, guys. So, ayan ang ating bagong apartment. So, apartment 2.0. Ayan. And, guys, naiisip nyo, magkano ba itong apartment na to? And bakit sobrang cheap niya? I think one of the reasons is, pag tumingin kayo dito sa likod,